ito. Tingnan natin ha. Panoorin natin yung video na yun ha. Yung news patungkol dito kay Duque. At tingnan natin kung dapat na nga bang mag-resign si Duque, umalis ng tahimik at mapayapa, o sige lang. Hanggang kaya. Hanggang laban, laban. O, tingnan natin ha. O, pasok, pasok, pasok. Nabuhay ang panawagang Duque resign matapos punahin ng Commission on Audit ang naging paggamit ng Department of Health sa pondo para sa pandemic. Pero ang sabi ni Health Secretary Francisco Duque, bababa lang siya sa pwesto kung iuutos ng Pangulo. Handa rin daw niyang sagutin. Nako, alam mo, nakakatakot siya mga ganyan, ha? Yung bababa lang ako kung iuutos ni Pangulo. So wala ka ng lusot ngayon. Pag bumaba ka, ibig sabihin, inutusan ka. Diba? Nakakaiya yun. Dapat di mo sinabi yun. Dapat ang sinabi mo pag-iisipan ko gano'n. Para pag nag-resign ka in the future, nag-resign ka talaga. Hindi dahil sa chinugi ka, di ba? So, mas magandang gano'n na lang. Itin ang mga puna ng COA na katutok. Si Tina Panganiban Pere. Dahil sa mga puna ng Commission on Audit sa pag-asas ng Department of Health sa pondo para sa COVID-19 response, nabuhay muli ang panawagan ng ilang... Kaya lang panawagan ng bayan muna, Gabriela. alam mo yan, yung mga yan, sorry ah, ako, sa tingin ko, maybe it's time or it's time not. Hindi, pero kung nga mananawagan sa akin ito sila Gabriela, sila bayan muna. lahat na lang niya pinawanagan niya na mag-resign eh. Ang gusto lang niya mga yan, sinala lang maiwan eh. Para kanina lahat ng budget. Diba? Sa totoo lang, kung gusto niyo pag-resignin si Duque, huwag yan ang interviewin niyo. Wala nang credibility itong mga to eh. Ang bihira naman kayo. Interviewin niyo yung medyo pagkasinabing, oh, I think it's time for Duque to resign. Ayan, pwede. Pero kung itong mga to, lahat yan pinag-resign eh. Sino bang hindi pinag-resign ito? Lahat ata ng Pangulo, lahat ng ano, pinag-resign yan eh. Parang gusto nila sila na mag-occupy ng Malacanang eh. Oh, di ba? Tsaka yung mga bata nila, kung sino man yung mga bata nila. Pambabatas na magbitiw na sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque. Ang Kamara at Senado, parehong nagkakasana ng imbesigasyon tungkol dito. This is not only gold medal in efficiency, this borders on criminal negligence. At the very least ay dapat mag-resign na itong si Secretary Duque, no? Kung hindi man mag-resign ng kanyang amo, kung hindi man siya sipain ng kanyang amo. No? Para may tayo lumalabas. Sorry ha. Di ko matiis eh. Hindi kasi. Ang pangit kasi, huwag niyang bagi. Si Sarate naman eh. Pampagulo lang eh. Alam mo, ano ha, Sarate, parang awa mo na. Kung gusto niyo talagang pag... Ito na lang, payo ko sa inyong makabayan, Black. Kung gusto niyo magparesign si Duque, huwag na kayong magsalita. Kasi kahit kaming gusto namin pag-resign ni si Duque, pag nagsalita kayo, parang, ay, Deb! Ayaw na namin mag-resign kasi kung kayo naman nanawagan, ayaw na namin makisama sa inyo. Di ba? Parang ganun ang dating eh. Alam mo yung pinanunod ko to, sabi ko, gusto ko mag-resign si Duque, pero nung napanood ko yung Makabayan Black, ay wag na nga lang. Bakit? Kung makikisama lang ako sa inyo, hindi na. Di ba? Ewan ko ba? Walang kwenta ito mga ito. Ibigay sa nararapat, no, na tamang magpatakbo sa DOH ang kagawaran na yan. Sina Senador Franklin Drilon, Bonggo, Risa Ontiveros. Nako po ah. Nako, nako. Kasama si Senator Bonggo doon. Nako, delicate yan. Delicate yan, Duque. Umayos ka na. Ross, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Grace Poe, Joel Villanueva, pare-parehong naniniwalang kailangang imbesigahan at dapat sumagot ang... Nadula si ang tinawag ka, ano, ka, ano? Sabi niya, ka, Duque. DOH. Si Vice President Lenny Robredo, pag-aaralan para wang ulat ng COA.
pero nanghihinayang daw siya sa pondong nagamit daw. Hindi, ako, eto, mas gusto ko naman yung ano, sinabi ng Senado na parang iimbestigahan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sa ating pamahalaan, okay, sa ating political scene sa ating bansa, andali ho kasing ano, andali hong mag-create ng chismis o manira. Yung, di ba, alam nyo, ang dami na ho, ilang beses na ho tayo nagkaroon sa bayan natin na kung sino yung ano, ipare-resign, pagbibintangan ng kung ano-ano. Pero ang hirap patunayan sa akin, okay? Even if I don't like Duque, I think mabagal si Duque, I think ganito si Duque. Even if ako, okay ako mag-resign siya out of delikadesa. Pero ang akin, para sabihin ko kagad na ganito si Duque, magnanakaw siya, ganito siya. Ako, mas gusto ko merong investigasyong matindi para mapatunayan doon, di ba? Kaya nga ako, gusto ko yung nangyari doon sa ABS-CBN, di ba? Kasi doon, hinimay-himay. Ito pagkakamali nila, ito, inisa-isa talagang divided. So doon, kita nyo ha, even yung mga kaalyado nilang congressman dati ng ABS-CBN, nung hinimay at inimbestigahan yung lahat ng usapin sa dulo ano nangyari, na-prove nila na talagang oo, tama nga, hindi dapat sila bigyan. Dapat ganun sa atin. Kasi alam nyo, magiging ang labanan nito, alam nyo kung ano, ang magiging labanan nito, it's going to be propaganda war. PR to PR. Palakasan, pagalingan ng PR. Gusto nyo ba ng ganun bayan natin? Palakasan. Kung sino madaming pera at malakas magbigay sa PR, yun ang mananalo. Eh, diba? Yun ang sa akin. Sana ganun tayo. Yung tipong kailangan, evidence-based tayo. Hindi lang basta sa akin. I'm not saying na absuelto si Duque. Wala ko sinasabi. Galit ka ako dyan eh. Ang akin lang, dapat meron ebidensya ilabas unti-unti. Ito, katulad meron sa akin nag-send, pero hindi ko pa to sure eh. Kaya sabi ko nga sa kanya, sa muna kuha yan. May nag-send sa akin yung binili ng computer sa DOH na ang halaga, laki-laki. Tapos apat na unit yun. Tapos nakahimay doon ko ano yung mga yun. Nung binabasa ko, sabi ko parang hindi naman ata aabot to. Kung MacBook Pro yun, pwede. Di ba? Okay yun. Kaya lang kasi medyo sobrang mahal nung tiningnan ko. i5 lang ito, ba't ganito kamahal to? Hindi pa siya, hindi naman siya nanglalight ako sa Windows ha. Windows pa siya kasi alam ko yung MacBook Pro eh. MacBook Pro talagang aabot ka ng 100 plus ang isa eh. So sabi ko nga, dapat ganun eh. Ganun dapat ang banatan. Ebidensya. O, ito ebidensya. Pak. Hindi yung, maglako ka. Ginto ka. May ginto ka. Ay, ginto na naman. Again, ginto na yan. Diba? Pero kung delikadesa at delikadesa lang, ako talaga, sa tingin ko, it's time for Duque to resign. Sana sa maraming pangangailangan. Hindi natin mabibigyan ng ayuda yung lahat dahil kulang yung pera. Hindi natin nabibigay agad yung hazard. Ito ang talagang walang kwentang magsalita, no? Diba parang sabi ko, ano ba? Ewan ko, ako lang ba naiinis pag nagsasalita to? Parang masyadong mababaw, ano? Sorry, ah. Okay, para sa mga health workers, dahil kulang yung budget, kulang pa. Parang inuulit-ulit lang niya yung tanong yun, di ba? Paano ba kailangan ito? Kasi kailangan ng budget, kailangan. Yung PhilHealth, hindi pa nababayaran yung ibang mga ospital dahil kulang budget. Kung totoo nga na maraming hindi nagastos, malungkot ito. Malungkot kasi gusto sabihin may pera, pero hindi siya nagamit, hindi siya nagastos, o hindi siya nagastos ng tama. Sabi ni Duque, inihahanda na nila ang tugon sa mga puna ng COA, partikular yung tungkol sa pag-fund transfer ng 42.4 billion pesos sa mga partner agencies nang walang memorandum of agreement at iba pang kaakibat na dokumento. Sir, yung 42.41 COVID response, lahat po yun may MOA and supporting documents?
Oh yes, lahat siya. Hindi ka naman pwedeng magbayad ng wala kang basis. That is a criminal culpability. So lahat siya meron. So pinahanda natin ang lahat ng mga papeles, dokumento, and to answer each one of these findings as reported by COA. Sa ulat din ng COA, may mahigit 11 billion pesos din daw na pondo noong 2020 na hindi ginastos ng DOH. Pero sabi ni Duque, napunta raw ang malaking bahagi nito sa special risk allowance ng mga healthcare worker. Doon sa 11 billion, 9 billion of that ay na-extend yung Bayanihan 2, yung batas, from December 20, 2020 to June 30, 2021. So sir, nakuha na po yun ng healthcare workers? Yes, binaba na yan ng Department of Health sa mga regions, at ang mga regions naman ay ibinaba sa mga ospital, both public and private. Natanggap ng DOH ang COA report noong July 30. May 60 araw ang DOH para sumagot. At sa mga panawagang magbitiw siya sa pwesto, sabi ni Duque, it's really up to the president. If no longer enjoy his trust and confidence, no, I will step down. Wala naman problema sa akin yun. Wala naman silang maipakitang dokumento that will link me to any corrupt activity. Dahil lahat naman tayo sumusunod tayo sa mga panuntunan, sa batas. Zero. Wala. Wala akong alam na kinurakot dun sa pera. Lahat ng pera ito ay maipapaliwanag. Ang Pangulo na ilang beses na nagtanggol kay Duque, pinasasagot muna ang DOH sa COA. At ang presidente naman is withholding judgment until after makasumite ng komento ang DOH dun sa katilang tinatawag na exit conference, no, at magkaroon ng final report ang COA. Hindi po namin minamaliit ang obserbasyon. Napakabigat na mga obserbasyon po ito, at inaasahan namin ang komprehensibo at malinaw na kasagutan galing kay Secretary Duque. Nako, medyo malalim yun, ha? Sabi rin ni Ombudsman Samuel. Sabihin, talagang dapat malinaw at konkreto, ha? Yung sagot, dapat medyo malupit ito. Martires, hihintayin muna nilang matapos ang proseso ng pag-audit ng COA sa DOH bago nila ito aksyonan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Ito lang ang akin. Okay? Tingnan natin ang buo, ah. Okay, tingnan natin yung buong picture. Kasi remember, we are in the season of politics. Ay, mali. English ka kapasin kay English. Hila ka ng animal, eh. Season na ano, ha, na we are about to end. Okay? Nandito na tayo sa ending. Ibig sabihin, ito na yung simula ng pangangampanya. Okay? Remember, yung mga kalaban, talagang gagawin at gagawin nila na makahanap ng butas kay Pangulong Duterte. Ha? Ito, ha, ulitin ko, kung ako tatanungin nyo, I would say dapat mag-resign out of delikadesa, not out of because guilty siya. Okay? Yung sa guilty part, sa tingin ko, mas magandang, kasi ganito lang naman yan, eh. May secretary, inaproba niya yung mga kailangan dito. Yung mga korupsyon within sa baba, hindi mo naman mamonitor yan. Yung mga maliliit na korupsyon, dagdag na 5,000, dagdag na 1,000, dagdag. Napakahirap na ho. Be realistic. Kasi sasabihin mo, o may resibo naman, eh kahit nga ultimo sa resibo, kahit kaya man daya ng iba, eh. Diba? Hindi natin masasabi yan na totally honest yung mga nasa baba. Pero hindi rin naman natin kagad pwedeng sabihin na binulsa ni Duque yan, binulsa na ganito yan. Diba? We need proof. Ang sabi nga, until proven guilty, siya ay inosente. Yun ang akin. Dapat ganun tayo magbasa. Hindi yung, kasi na ano na, eh, na tandaan ninyo pagdating sa propaganda perception, andali kagad, eh. Andali! Oh, kunwari, isipin nyo, pakinggan nyo ako ng maigi, makinig kayo mabuti. If I want to hit the president sa usapang korupsyon, sino una kong titirahin? Ian Cabaniza, salamat po. Diba? Kunwari ako, propagandista ako, PR ako.
Ah, gusto kong banatan si Duterte pagdating sa korupsyon. Yan ang aking plano para sa 2022. Hanap ngayon ako. Sino kaya ang medyo malapit doon? Ah, di ba? Sino kaya yung medyo... Eh, imposible naman si Tagadeg. Ganda ng performance. Eh, imposible naman si Mark Villar. Diba? Yung medyo malapit. Oh, diba? Sabi ko nga, wala na ibang panglalapit kung hindi ito. Bakit? Anas, asar lahat ng tao dito eh. Oh, diba? Mapadidiis. Mapaano, asar dyan eh. So pag ito binanata natin, it will look posible nga, posible, posible. Oh, di ba? Buha, posible, posible. Oh. Kasi nga, nayurakan na nila yung perception nila eh. So, alam nyo na yun. Oh. Oh, di ba? Oh, halimbawa, may pagdating sa criminality o sa drug, sino ngayon ang iisip ako? Imposibleng si Elezar kasi si Elezar, iba-iba dating yan. Ahanap ako ngayon ng isang mukhang general na mukhang mandarambong. Di ba? Na mukhang ano. So, yun ang kukunin ko para... Alam nyo... Eto ah, makinig kayo na maigi. Ginagawa ho yan. Remember, they mastered it since panahon ni Marcos. They mastered that kind of propaganda. Oh. Lagi niyong tatandaan yan. Noong palang minaster na nila yan. At magaling talaga sila dyan. I'm telling you, they're really good. Imagine ninyo, munti ka na maging... Patay na yung tao pero... Munti ka na maging santo yon at lahat tayo, oo nga, santo yan. Ang kataas-taas ang santo. Di ba? Napaniwala tayo. Oh, ang daming naniwala dyan. Oh, di ba? Yun na nga ang point ko eh. Eh baka ngayon, baka lang naman, baka ginagamit itong pagkakataon na ito. Tanong, perpekto ba si Duque? Hindi. Marami rin siyang sablay. Oh. But it's not necessary magnanakaw kagad. Maaaring yung mga nasa ilalim, oo. Pero yung nasa ibabaw, medyo baka hindi. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, akin, maganda yung sinabi ni, ano, ni Spokes. Matinding paratang ito. Hindi namin minamaliit ito. You have to prove it. Saan? Sa tamang korte, sa ombudsman. Yan! Harapin mo. Kasi itong mga ombudsman, hindi ito yung mga simpleng mga tao, ha? Remember, mga ano ito, mga judge talaga ito na talagang tinitingnan yung ebidensya. Hindi ito bobo na... At remember, hindi yan naniniwala basta-basta sa kwento lang. Isipin nyo na lang. Oh, ito na nga, sasabihin ko sa inyo, eh. Bakit sa tingin niyo pinalaya si Bong Revilla? Oh. Noon, ito sa totoo lang, noon akala natin talagang grabe 'to, magnanakaw 'tong animal na 'to. Oh. 'Di ba? Kasi pinalabas talaga nung nakarang administrasyon na magnanakaw siya. Yung pala pili lang sila. Oh. Paano na tayo, 'di ba? Sa totoo lang medyo yung utak natin noo nga magnanakaw 'yan si ano si Jinggoy, si ano magamang magnanakaw 'yan. Ganun kagad eh. 'Di ba? So, sinasabi natin yung korte natin tanga. Hindi, nagigets yung ibig ko sabihin. Kasi pinalaya ng korte, sinabi ng korte walang sapat na ebidensya. O edi tanga yung korte. Nagigets yung ibig ko sabihin. Mas matalino tayo sa korte. 'Di ba? Kaya nga tama eh. Guilty beyond reasonable doubt. Sabihin, walang kaduda-duda. Ito, saktong. Kaya nakakatakot. Ulitin ko, hindi ko pinapawalang sala si Duque. Ang sinasabi ko, bago tayo mag-judge kagad, medyo dapat eh, anong, wag tayong simpleng, oo nga. Yun yung mga tatangatangang, sorry ha, huwag kayo magagalit. Pero yung mga tatangatangang nasa kanto, oo nga, sabi ko nga, oo nga, magnanakaw yan eh. Ah, ano yan eh? Ah, bobo yan. Ayop yan, tanga yan eh. Oo, ano yan. Yung ganyan ng ganyan, pag may nakita kayong vlogger na ganyan, no comment. Oh. Yun lang. Nagnakaw talaga pero hindi lang napatunayan pero...
sabi ni April Joma. Nagnakaw talaga, pero hindi lang napatunayan. Pero nagnakaw kung buhay lang si Biram. Paano mo nga nalang na magnakaw? Hindi mo nga napatunayan. Ito naman yun. So yun ang akin. I would trust, ako, I trust our justice system. Kung hindi nyo tinatrust ang justice system ninyo, sumama na kayo doon sa Bakabayan Block. O kaya mamundok na rin kayo. Sorry ah. Kasi kung if you don't trust our justice system, ah, delikado ho yan. Kasi alam mo, hanga ako sa mga abogado. Alam nyo, pagiging abogado, hindi naman lahat ha. Meron dyan yung tatanga-tanga magsalita. Pero meron talaga yung mga magagaling na abogado na hindi mo mapapaikot. Yung ibang vlogger, feel nila sila ang judge. Hala sila. Pero ako, in terms of competence, feeling ko lang, ito, this is my opinion, feeling ko talagang napakahina ni Duque. Bagal, nababagalan. Ito, bigyan ko na lang kayo ng isang example na napakabagal. Vaccine. Una-una, alam mo na nga na babakunahan. Dapat noon pa lang, pinag-usapan nyo na magkaroon tayo ng unified vaccine card. Anak ng tutsa, kanya-kanya eh. O ngayon, namumroblema yung mga OFW yung pupunta sa Hong Kong, di ba? Bakit? Nung nakita nung Hong Kong yung ano nila, iba-iba. Diba, paano mo malalaman kung totoo nga naman, iba-iba. Oh. Eh kung may utak ka nga naman, ikaw may hawak ng vaccine, sa inyo duman yan DOH, dapat nung palang naisip nyo na, ah, dapat pare-pareho ito. Oh. Sabi naman iba, eh may solusyon naman, diba? May Bureau of Quarantine, pwede naman silang kumuha nung yung yellow card ba yun, yung green card ba? O yung card na yun, oo, pinahirapan mo uli. I mean, nagigets nyo, oo, nasolusyonan nyo na nga. Ah, kaysa kasi pwede ka nang kumuha doon sa Bureau of Quarantine ng official the vaccinated ka. Anak ng tutsa, yan dyan na naman tayo eh. Pwede na nung una ibigay yun. Gusto nyo mag-apply na naman. Tapos may bayad na naman. Diba? Doon pa lang, sabi ko, ay, mahina talaga ito si, ano? Si Duque. Doon, masasabi ko, mahina siya, mabagal siya. Yun lang naman ang akin. Sana naisip na yun, diba? Sa ibang bansa, ang alam ko ha, as far as I know, sa ibang bansa, meron kayong pare-pareho kayo ng vaccination card. Ewan ko sa Amerika, kasi laki niyan, eh, diba? Yung only in the Philippines, colorful vaccination, oo nga eh. Kaya tuloy may nagbebenta ng case ng vaccination. Pati yung case ng vaccination na ibebenta na ngayon. Ayan, dito isang app lang, pwede mo na i-print ang vaccine. Sa Kingdom, isang app lang. Saan yan? KSA ba yan? Yes, sa US CDC card. Oo nga, dapat may ganyan, ano? Ewan ko ba? Nagpara tayo tuloy tanga ngayon, ano? Ay, nako. O, ito, next. O, ito. Meron naman mga nagre-reklamo. Mark, nasayaw. Yung boxing card namin dito sa Montalba, Rizal, papel lang, parang receipt. Ganyan! O, sino ba meron dyan sa Montalba, Rizal? Pwede ba mag-alpresco dyan kumain? Para magkakape ako. Sa ibang lugar kasi pwede magkape.